Hello guys, welcome back to our channel. Today's vlog, i-share ko sa inyo kung paano magpalit ng country sa YouTube AdSense. Nung mamonetize ako guys, ang aking Google AdSense is naka-address at sa Pilipinas. Then 1 year later, napunta na ako dito sa US. So, and now, I decided na magpalit ako ng country, i-move ko siya dito sa US. Usually, yung mga napapanood ko guys, kasi nanood muna ako ng vlog bago ko ginawa ito. Tsaka nag-email mo sa YT Team Support para sa aking gagawin na to. Usually, yung na-watch ko is from other country. Chine-change nila yung kanilang country to Philippines. Ako naman ngayon, yung from Philippines sa aking Google AdSense, i-change ko siya into dito sa US. Bakit ko kailangan palitan na ang country ng Pilipinas? Kasi guys, di ba mayroon tayong tax, US tax. So, yung name ko kailangan from single to married. From single to, gagawin ko siyang to married para yung pangalan ko dun sa tax dito sa US is the same. Para papasok yung tax ko from YouTube, papasok sa aking sa aking pangalan. The second reason, dito ko siya para pag nagsoldo ako, sa akin na mapupunta. Before kasi, yung nakisuyo lang ako sa aking friend, ayan, shout out sa aking friend na name niya is Grace. Nakisuyo lang ako doon sa account niya, ako pinapasok yung aking salary sa YouTube. So, ang ginawa ko bago ako nag-decide na magpalit ako ng country, na-make sure ko muna na nakasahod na ako. Ayan, konti lang yung laman ng aking AdSense, ang aking AdSense ngayon. And isa pa guys, bago ako mag-close account, rin ko muna yung mga mahalagang information doon sa aking account na i-close. Kasi guys, kung mag-change tayo ng country, kailangan nating i-close yung account. Ayan. Ayan, ito siya. The email from YT Partner Support Google.com. Ayan, nag-email kasi ako kung paano ko gagawin. So, sabi nila, ang aking, I understand that you wanted to change the counter of your address in your AdSense account. I'll be glad to check it for you. Upon checking, I'm not possible to change your country, your payment address in AdSense. If you move to the new country or territory, you need to cancel your existing AdSense account and create a new AdSense account. So, yun yung ngayon yung gagawin ko. Kaya, bago ko i-cancel yung aking existing account, ayan, pinrint ko muna guys yung mga halagang information dito, yung about tax, ganyan, yung about dun sa aking payment, ganyan. Ayan. Para just in case kailangan natin guys, mayroon tayong copy. So, yun lang yung yung share ko sa inyo lang yung ginawa ko. Tapos ngayon, start na tayo. Punta tayo ngayon sa aking AdSense account. Ayan. Bago ko i-cancel to is nakasahod na muna ako. Make sure nakasahod na muna kayo. Then, ito yung laman niya for now. Ito yung kinita ko. After makasahod ko, may kinita ako $12.833. Hindi ko alam kung makukuha ko pa siya or hindi na. Pero kung hindi na, okay lang. Pero may threshold kasi. Hindi ako sure kung $10 or $13 ang threshold para masahod mo pa yung pinakang huli. So $12 lang naman siya, nakuha ko na yung $100. So okay lang. And that's account. Ayan. Yung account ko is open for now. Account status is open.
Ito, i-close natin yan later. Pero pakita ko muna sa inyo yung kung nasaan bansa ako. Where is that one? Ayan, dito guys. Ayan, pakita ko sa inyo. Yung country niya is Philippines. Philippines. Ayan. So, papalitan natin siyang US. Yan kasi yung address. Yung address, saka yung other information dyan, ano, mapapalitan. Pero yung country, hindi. So, ngayon kasi gusto ko i-address na dito. And in magpapalit, isasama ko din yung aking married name sa aking pangalan para pumasok sa tax. Yung tax na itatak na kukunin sa YouTube, papasok sa aking ano pangalan. Account! So, ngayon, i-close account ko na siya. Uy! Kinakaban ako, guys. Di. Pero bago naman ako nagawa nito is, ano, nanood na ako ng mga vlog. Ayan, pag kaklik mo ng close account, marami, closing your ADSENSE account and a few things you need to know where you can close your ADSENSE account. Your YouTube account, it look like you have a YouTube account continuing to close your ADSENSE. Across menu, stop earning money on your YouTube channel. Then, I understand that I will no longer earn money from YouTube channel. Ayan. When closing your account, you need to earn the minimum payment threshold to receive your final payment. So, check natin kung magkano minimum kasi hindi ako sigurado. Oh, ito guys yung ano. Payment method 10, payment 100, cancellation $10. So $10 lang guys yung cancellation. So may $12 ako. So let's see kung natanggap ko pa yung ano $12. So ngayon, I understand that we no longer yan. Kailangan natin mag-agree dito. Sabi sa vlog ganun din. Your feedback is important to us. Tell why you are leaving so we can improve ADSENSE. Wages has closed down. Inefficient earning for target others. Ayan guys. Mayroon mong ano kailangan natin mapumili kung ano yung reason ng pag-close ng account natin. So, i-close ko is yung other. I have read and understand the ADSENSE terms. Ayan, close account. Okay, kailangan din siya talagang i-check doon. Then close account. Thanks for using ADSENSE. You successfully closed your account. Oh, close na guys yung account ko. And i-check ko yung email ko. I think mag-i-email sila. Ayan, may email na sila. Your account was canceled. Your Google account was recently canceled. You receive your final payment during the next cycle if your balance is greater than 10. Any payment less than 10 won't be processed. Ayan. Kapag less than 10, di mo na siya makakuha. Yung akin kasi is $12. So, papasok pa siya sa payment. Waiting ako kasi 30 minutes na pumunta ako sa channel ko. Nagpunta ako sa aking, ano, sa content ko. May mga dollar sign pa siya after kong i-cancel. Ayan. So, 30 minutes waiting na ako. Hindi pa siya natatanggal. So, siguro bukas ko na gagawin yung the rest, guys. Update ko na lang kayo. Hello, guys. Ayan. Kung makikita nyo, wala na siyang dollar sign. Ibig sabihin, hindi na siya monetize. So, kaninang umaga, tinignan ko, may email na ako. Now, yun yung email ni
Ayan guys, ito yung email kagabi. Ito naman yung second email. Ayan. You may have recently closed your ASIN account without an active ASIN account. You cannot monetize on YouTube. If you cancel an ASIN account, you can simply sign up for AdSense in the YouTube Partner Program application or reopen the account AdSense. Ayan. So, ngayon, maglilink ako ng bagong AdSense ko, bagong Gmail ko sa aking AdSense para mailipat ko na yung aking country. Then, now, punta tayo sa ating YouTube channel. Punta tayo sa monetization. Ayan guys, ano na, ito na yung makikita mo sa monetization. Ayan, ito yung setup Google AdSense. So ayan. Tapos click mo yung learn para guide to set up a AdSense account to get paid on YouTube. Ayan. Kung gusto niyo magbasa, ganyan. Balik tayo dito sa monetization. Dito sa monetization, ito yung set up Google AdSense. Ayan, ito siya. Create or link an AdSense account. Ayan. Then, to continue your session, complete verification to extra step. Help us keep the account safe in making sure it's really you. Ayan. Then, proceed. Ayan. Then, sign in natin siya. Get a verification code. Kailangan ko ng code. 18. Then, next. Ayan, loading. Step 2, you will be redirected to the AdSense to complete the steps. So, step number 2, guys. You will be directed to the AdSense to complete the steps. Ito yung tatlong option. Yes, I have in 16 account. Kapag yung email mo before ang gagamitin mo, ito yung pipiliin mo. Ito naman, kung mayroon kang bagong AdSense na ililink, ito yung pipiliin mo. Kasi guys, in my case, pinili ko yung I don't know. Nag-error siya. So, nung pinili ko tong number 2, kasi nga nagpalit ako ng email, ayan, nag-okay siya. AdSense allow you for one account in person, per person. If you don't remember, try searching your inbox for the email from AdSense. AdSense no reply.com. If you believe you have an existing account, on this next screen, choose the Google account you want to create an AdSense account with. Will be redirected to the AdSense and collect the account. Once you are done, you will be redirected to the YouTube. Ayan guys, just click continue. So, ayan, ito yung aking old, guys. So, magagamit ako ng another email. Ang aking email, so papalitan ko siya ngayon. Nung ano ko, nung email ko na, active email ko na dito. And then. Ayan guys. If you like, take a few moments to help a Google work better for you. Tapos, after mo ma-sign in yung bago mong email address, guys, lalabas itong add home address, add confirm, recover email, phone number, like that. You can choose also not now. In my case kasi, inano ko siya, ayan. Nag-add ako ng recovery.
Then after guys, ma-confirm ko yung aking phone number. Unfortunately, hindi ko na-record yung actual. So ito, gumawa ako ng sa Microsoft Word ng katulad niya. Para ano, para ma-explain kong mabuti. Next na makikita niyo is your website. Tapos yung ito yung website niyo. Then get more about AdSense. May ganyan siya. So i-click niyo lang yung ito, check niyo lang yung yes. Next naman is select your country or territory. Ayan guys. Tapos meron siya ditong drop down. Pipili ka ng country, tapos pipiliin mo na kung anong country yung gusto mo. So ito, pinili ko na yung United States of America. Yan. Next is, please review and accept our term and condition. Ayan, nakasulat dito yung term and condition, ang haba-haba niya. If, kung gusto nyong basahin, you can. So, next is, mayroon din box. Kailangan mong mag, yes, I have read and accept the term and agreement. Ayan. Kailangan natin i-check yun. Tapos, is create account. Ayan, pag na-click na natin yung create account, guys, next na lalabas is get started. Tapos, click lang natin yung get started. Ayan guys, after i-click nyo yung get started, mapupunta na kayo sa payment profile. Account type, individual, then United Tax Info. So, kailangan natin siyang lagyan. Tax Exemption, Social Security, name and address, ayan, line, address line 1, date, zip code, phone number. Phone number guys is optional. And after nating masagutan to guys, click lang natin yung submit. And after mag-click natin guys yung submit, redirecting to your host. Then i-click lang natin yung redirect guys. And guys, I think okay na yung aking monetization. Wala na yung nalabas na 3 steps. Ayan. Whew. Ayan guys. Ayan, finally, ayos na yung aking monetization. And makikita mong nakalink na yung iyong AdSense kasi dito sa AdSense account mo. Ayan, makikita mo na siya sa YT. Ayan, January 15 ko siya na ano, dito siya. Dito mo makikita yung AdSense account. Nakalink na siya dito. Ayan guys, ito na yung look ng AdSense ko ngayon using the new email. And then payment. Guys, payment info. Ayan. Manage settings. Tapos yun. Ito na, payment account. Ayan, number then. Tapos ayan guys, yung country ko is United States na. Napalitan na siya. Ayan, then, ayan, yung address ko din, United States na, napalitan ko na siya. Tapos, last February 3, nag-email sa akin si Google AdSense na sinend na nila yung Google PIN. And sabi nila, kailangan ko na mag-wait ng 3 linggo to verify the address. Then, noong February 12, dumating na yung aking PIN number. 9 days lang, guys, dumating na yung PIN number ko dito. Ang bilis niya. Pag dito sa US, ang bilis dumating. 9 days lang. So, ito na, guys, yung aking new Google AdSense. So, ito, kailangan natin siyang i-verify. Ito, so, kailangan natin i-type yung PIN number dito. Ayan, be careful lang tayo guys kasi you have only 3 attempts remaining. Make sure that everything is correct. Submit. Then ayan, complete.
guys, after ma-verify sa Google AdSense, ma-verify yung pin sa Google AdSense, punta tayo sa monetization. Ayan, ito na yung makikita mo. It say getting paid, set up complete. When you can get paid, ayan siya. Tapos, ayan, YouTube Partner Program option. Ayan na siya. So, it's mean. Kikita na ulit ako sa YouTube. That's all, guys. I hope na may natutunan kayo sa aking experience. So, good luck sa ating YG. Thank you for watching.